We can ask them. Let's go to the... Oh, who are the mayor? The mayor... Mayor Beris of... you're the incumbent, sir? Mayor of Calauan, Laguna? Opo, Your Honor. Were you mayor when the Makati Homeville project was started? Opo, Mayor. You were already mayor? Sige. Can you tell us, sir, about the condition of the people living in that Homeville? Makati Homeville? Andito si Father. Pwede po. Sige, sir. Pwede po mag... Baka salita muna bago ko sagutin yung... Yes, sir. May opening statement, sir. Sa mga kagalang-galang ng senador at ang aming, sa ating mga kabayan, kababayan, magandang umaga po. Ako po si Buenafrido Beris, inihalal na mayor ng Municipality of Calauan, Province of Laguna, noong 2001, 2004, 2007, at ngayon pong 2013. Ako po, kasama ang aming Vice Mayor, si Alan Jun Sanchez, ay naandito ngayon bilang tugon sa subpoena na iniisyu ng Senado. Ipinaabot din po ang paghingi ng paumanhin ng dating punong bayang Felisa Beris sa kanyang pagliban sa pagdinig ngayon sa kadahilanan ng pagtaas ng presyon ng kanyang dugo kahapon. Siya po ang aking may bahay. Bago po sana kami sumagot sa mga katanungan ng mga kagalang-galang ng mga senador, ibig po sana naming mabigyan ang pagkakataon na magkayag ng maikling statement patungkol sa aming bayan. Ang bayan po ng Calauan ay isang second-class municipality. Agrikultura ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga mamamayan. Bagamat ang aming populasyon ay maliit lamang noong taong 2007, base sa NSO survey, ito po ay nasa kabuuang 54,248. Ito po ay halos dumoble ng taong 2010. Base rin po sa NSO survey, nasa 74,890. Ang dahilan po dito ng biglang pagdami ng populasyon ay ang paglipat ng informal settlers mula sa iba't ibang bahagi ng kalakhang Maynila. Una po na nagdala ng settlers sa NSA Southville 7 sa Barangay Dayap, Calauan, Laguna noong taong 2008 ay ang ABS-CBN Foundation na kung saan ang proyektong Pasig River Cleanup sa Ester Sapaco, Manila, Tripadigalina at ang mga nasunugan sa may lugar ng Adamson sa Maynila. Kasunod po noong taong 2009, na-relocate ay ang mga nawalan ng mga tira dahil sa bagyong Ondoy na kung saan ang mga taga-Pasig at Marikina ay nagdala ng mga humigit kumulang 4,000 pamilya sa NHA Southville 7, Barangay Dayap at Barangay Santo Tomas, Calauan, Laguna. At kasunod na rin po nito po noong taong 2009 and 2010 ay ang taga Makati nagdala rin po ng mga inirelocate na may bilang na 259 families. Bagamat may kabigatan sa panig ng lokal na pamahalaan ng Calauan, ang bigla ang pagdami ng tao sa resettlement site na kung saan ay kailangan pagkasahin ang tao ng pondo ng pamahalang lokal sa mga pangunahing serbisyo yung binibigay na sa kanyang mamamayan. Noong taong 2007, ang taunang internal revenue allotment ng bayan ng Calauan ay 41,887,845. Noong 2008, ang IRA po ay 60,367,975. Noong 2009, ang IRA po ay 60,090,437. Noong 2010, ang IRA po ay nasa 63,817,959. Noong pong 2011, 69,000
94,907. Noong 2012, naging 67,118,850. Bumaba pa ho ng 2 million. Noong 2013, ay tumaas po ng 92,351,000. 92? Apo, 92. 351,731. At ngayon hong nakaraang taon ay 104,757,788. Maski po napakalaking kabigatan sa pamahalaang lokal ang biglaang pagdami ng mga tao sa loob lamang ng mga nakaraang taon, sinikap naming maibigay ang pangunahing serbisyo sa mga mamamayan. Nakipagtulungan sa mga nangangasiwa nito, National Housing Authority at Makati City, upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga relocatees. Unti-unti po na iaayos namin ang kalagayan nila. Hindi po totoo ang mga nasabing relocatees ay pinabayaan na lamang. Sa usapan naman po ng interlocal government, nais po sana namin mapagtuunan ng pansin ng mga kagalang-galang na mambabatas ang tungkol sa jurisdiction of authority when an LGU has a property in another LGU area. Isa po sa kasulukuyang sitwasyon ay ang South Cemetery na pag-aari ng City of Manila. Subalit, nasa lugar na nasasakupan ng Makati. Ang pagkuha ng burial permit ay sa Manila kukuha. Ang security, peace and order ay sa pangangasiwa ng pulis ng Maynila. Administrasyon ng simenteryo ay sa siyudad din ng Maynila. Katanungan lamang po, sino nga ba ho ang magmamanage ng isang property ng isang LGU sa kabilang LGU? Ibig ko pong ipakiusap na sana huwag naman sanang bansagan ang aming bayan na pugad ng prostitusyon at krimen. Gaya ng narinig narinig namin sa media. Naghihinanakit po ang aking mga kababayan sa paratang na ito. Katunayan po, ang mga taga-Kalawang ay law-abiding at masipag. Sa katunayan po, wala pong beer house, bar o girly joint sa bayan ng Calauan. Bagamat malaki ang aming resettlement site, marangal po ang pamumuhay ng mga tao dito at ang pamahalaan ng Calauan ay siyang pangunahing nagpupursigi upang itaas ang antas ng kabuhayan ng lahat ng kanyang nasasakupan. Maraming salamat po. Thank you, Mayor Beris. Mayor, clarificatory questions lang po. Ano? Yung ABS-CBN Foundation, meron silang relocation site dyan. Sino po ang registered or acknowledged owner ng lupa sa nag-relocation? Meron pong agreement ang ABS-CBN with National Housing Authority. Ang may-ari po ng lupa ay ang NHA. Yung pong 2009 Ondoy victims from Pasig and Marikina, nag-relocate din po doon. Ano, yan po ba example ng LGU-owned property in another LGU? Hindi po. Hindi. Property rin po ng NHA. NHA po yan. Yung pong Makati Home Bill po na ginamit naman ng relocation site na Makati, yan po ba yung LGU-owned property within an LGU? Opo. So ilan po ang ganun na sitwasyon sa bayan ninyo? Yun lamang pong yun Makati. Lamang po. Okay. How large is this property?
Ang Makati home build po is 40 hectares. 40 hectares. Apa. Ang NSA po is 110 hectares. Ang totality ng NHA, 110 apa. Hectares. Okay, so maganda po yung meron kayong tanong ano doon sa opening statement ninyo na gusto niyong bigyan namin ng pansin yung jurisdiction. When an LGU has a property in another LGU, bigyan niyo nga sa akin ang sitwasyon ngayon diyan po sa Makati Homeville. Bago po mag-construction, kailangan ng building permit. Kumuha po lahat from the start ng reclassification, development permit, at saka ho, lahat po, pati ng regulatory permits ng building ho. Ah, issued by? The Municipality of Calauan po. Okay, so pagdating po dyan sa, although it's an LGU-owned property, all permits ay galing po doon sa host LGU, sa apo, Calauan, Laguna. Isinabit po ng Makati. Okay po. So, wala ko yung rinerase na issue doon. Okay sa inyo yun, di ba? Wala pa po. Okay. Ano po, may reklamo po ba kayo sa situation na ganito? Na there is an LGU relocating its constituent sa bayan ninyo? Wala naman po kaming initial na reklamo. Ang amin lamang po nakikita, para hong isang subdivision na bago makapasok ang isang gobyerno ay kailangan muna kumuha ng permit sa may-ari kung pribado man subdivision. At kung meron mang huhulihin ay kanino bang jurisdiction yung lupa? Yung ba ay sa Makati kami pupunta para mag-serve ng warrant? Describe niyo yung sitwasyon ngayon. Anong ibig yung sabihin? Pagka kunyari, meron kang municipal employee na gusto mong papuntahin sa home bill, sa gate ay hihinto kayo at kailangan ng permiso. Opo. Sihingi sa City Hall ng Makati ng permiso. Kailangan ho may clearance pa sa higher officials. Ng Makati, government. Ng Makati po ang owner. Sitwasyon yun. Ilang individuals po ang estimate ninyong nakatira po dyan sa Makati home bill? Noon hong 2011, ang report ho ng barangay chairman ay meron hong 256 head of families, total family members 1,284. Ang head of family without work, 75. Head with salary below 10,000, 58. Head of family with salary above 10,000, 16. Ang bahay hong konkreto, 3. Ang wooden houses, 241. Ang makeshift house, 7. Half concrete house, 4. Ang bamboo house, 1. Report po ito ng 2011 ng barangay chairman, Makati home bill status, Barangay Dayap, survey as of 2011. Pagkakaalam ninyo, Mayor, yung mga residente po dyan sa Makati home bill na nasa Barangay Dayap, barangay ng apa. LGU mo, yung of voting age na, saan po sila rehistrado na botante? Noon hong eleksyon ng 2013, meron hong 300 botante rehistrado sa Calauan. Ito hong 2013. Noong 2010 election, tatandaan ko, mga 80 lamang. Pero na-relocate sila was about November, ano, mag-election na ho noon eh. Later part ng 2009. Ngayon ho, ang registered sa Makati home bill ay nasa 700 na ho. Nakikita niyo yung trend, no? Papa. Na trend na lumilipat na po. Pero hindi natin masasabing 100% na nang nandun ay botante na po, registered voters na po ng Calauan, Laguna. Hindi po natin masasabi. Nagpaiwan na Makati pa rin. Makati pa rin na botante. Kayo po yung may hospital sa Calauan? Wala po kaming hospital. Meron po kaming center. Mga health center. Ito po bang mga nasa homeville ay pwede mag-avail ng mga serbisyo ng LGU ng Calauan? Lahat po ng serbisyo binibigay namin. Whether or not Makati voter. Aha, kung voter ka na Makati. Hindi nyo na tinatanong yun. Hindi na po. Ang totoo po, pati nga ho, aming simenteryo punong-puno na. Kung yun hong nabanggit dun sa huling hearing na namamatay linggo-linggo,
ay pinakuha ko ang record ng inililibing na taga galing sa Makati home bill na inililibing sa Calauan. Kung mamarapatin po, medyo hahanapin ko lang po ng konti. Sige, pag mahanap niyo na lang, Mayor, balikan natin. Ano? So, but in the meantime, nakita niyo na? Yeah, po. Sige pa. Sige. Ang umaanak po, ito yung birth from 2010 to 2015, ay ilan ho. Ang namatay ho, this is, noong 2010, ang living ho sa Calauan ay dalawa. Noong 2011, dalawa rin ho nang galing sa Makati home bill. Noong 2012, dalawa rin po. Noong 2013, isa. Nito ho 2014 ay lima. Po tayo dun sa police matters. So, ang ibig nyo pong sabihin, kunyari, gusto nyo mag-police patrol sa loob ng home bill, hindi kailangan ng paalam nyo sa City Hall pa na Makati? Ngayon naman po, hindi po nagkakaroon ng question pa. Kasi ilan yung residente, nung bumagyo ng Santi na medyo nagkaroon ng flash flood doon, ang rumispondo rin ho ay ang ating kapulisan sa Calauan. Problema sa pagpasok? Wala pa ho problema. Okay. Pero hopefully ho, hindi nga mablock pagdating ng araw, pag marami na sila, na baka magkaroon ng jurisdictional. Hindi, bakit mo nga na-raise yun? Nangyari na ba? Nangyari na ba na merong kang, as local chief executive, merong kang pinapuntang empleyado ng munisipyo sa home bill na hindi nakapasok? Meron na po. Nangyari na? Ako po mismo. As mayor? Opo. Okay. Nung ginagawa pa lang yun. So, na-experience nyo pala yun, mayor. Ano? Okay, before we ask the inputs from the undersecretary of the DALG, you know, andito yata si Father Pablo. I think Father Pablo is here. Father, your name was mentioned in relation to a news report presented by Attorney Bondal that you have made some commentary about the situation of the residents in I don't know if it's in that particular home bill or in one of the in the relocation site. So, Father, please. Yeah, I have a statement here from George Moya from Rappler.com, and the interview given to us and to our social workers are for Southville 7 primarily. And so the scenario and the situation were really for Southville 7 and not primarily for Makativille. So Southville 7. Mayor, what is this Southville 7? Sa inyo rin ito? Ito po yung NSA housing. Nasa harap din ho, isang barangay ng Makativille at saka ho yung NSA Southville 7. Okay. Sino mga relocates po rito? Saan galing? Ito ho yung nasa Manila, Pasig, Marikina. Yung iba, epektado ho ng Bagyong Ondoy at saka yung cleanup ng Pasig River ng ABS-CBN. So, NHA project. But who is responsible now for the... Who's responsible for the... NHA ang nag-resettle, right? NHA ang nag-build. But ngayon na there's now a community, who's now responsible for running the community? NHA pa ba? O LGU na po. LGU but na. Yung the housing project is still owned by NSA. Right. Pero you treat them as your ordinary, part of your LGU. Kayo opo. Na po yun. Opo. So yung, let us say, may allegation of breakdown of law and order, may allegation na, drug use, etc. That is now the LGU's concern. Opo. So since si Father Pablo said that yung interview niya was really the research, the exposure of the father and this social worker were primarily limited to Southville 7. Yun po ba, Father? Yeah, but in deference to Tony Rene, there was a follow-up report from Maricar Cinco this April 2015, and the scenario that we have reiterated from the Rappler.com is reflected here, like masapang girls and also the hunger problem. So
we may say that the survey was not completely done for Makativille, but the reflection of what's happening in Southville 7 happens also in Makativille. By the way, Southville 7, there are almost around 7,500 units or homes, and Makativille is only 600. In contrast to the NHA project na sinasabi ni Mayor na, you know, yung internal peace and order, yung welfare of the residents is the concern now of the LGU, can we say the same thing of the Makati Home Bill? The responsibility na po ninyo yan? We assume na ho, the responsibility of the persons in sa Kalawang, masi saan ho na andun, nasa Makati Bill or nasa NHA. Oh, kaya nga, kayo na po yan. Responsibility Apo. Na po ninyo. So, nabasa nyo pa ba itong mga reports na ito? Nabasa po ninyo? Yun hong sa... Yung sa Southville 7 at saka sa Homeville. Apo. Nabasa ko po. And ano po ang reaction ninyo doon? Turuin na po na marami talagang problema from sa mga lahat ng relocations, lalo na nung una na from Manila na galing sa mga steros or sa mga slums na dinalan nyo doon. Ano hong problema namin doon, maski na sila hindi magkakakilala, sila ang usually nag-aaway. Nahirapan po kami nung una. We only had 21 police force noong 2010. We have 17 barangays. Kulang pa magtigitigi sa yung police sa isang barangay. And yung transition po nung tao, yung moral values, ay napakalaki na ho na bago from the start at saka yung ngayon yung makikita. With the help of Father Boy, Don Bosco, ang mga foundations na nandun, namunguna ang ABS-CBN Foundation, nandun din ho ang Ayala Foundation, nandun din ho ang Aboitiz Foundation, nandun din ho ang Open Heart Foundation, nandun din ho ang Consuelo Foundation, nandun din po yung LP4Y Foundation, napakarami pong foundation na tumulong sa LGU. Kung paano may babalik ang values ng mga tao. Father, tinuruan ni Father na pumitik ng tenga ang bata, ang kapwa bata, pagka nagmumura. So one way of disciplining siguro ni Father na yung isang bata, minugmumurahan sila, ang pipitik ng tenga, yun na rin bata, hindi naman kami ni Father. At pag pumasyal kayo doon, makikita ninyo, ang lahat ng bata ay nagmamano na, hindi kagaya ng araw. So it takes time to transform ang community. Paano nga ba sa umpisa lagi may problema? Mga displaced families, lalo na yung Ondoy na dumating, walang dala maski ano. And ngayon, statistically, almost 70% na nandun ay may pinakikitaan na. Meron pa rin kami na talagang walang pagkakitaan. And this we tried na lahat ng halos ng livelihood, cash for work, lahat na may bibigay na training ay binibigay na ng gobyerno. Kaya lamang po, meron talagang hindi pwede sa agrikultura na mga galing sa Maynila. Mayor, bago po nag-relocate ang City of Makati sa Calauan, Laguna, ito po ay ang LGU ba ng Makati, nakiusap po na sa LGU ng Calauan? At ano pong pinag-usapan ninyo? May assistance ba ang darating? Ano po ang planong prinesent sa inyo? Hiningi ba yung permission ninyo before po tinuloy yung project nila of relocating their informal settlers in Calauan, Laguna? Opo, nakipag-usap po sa amin ang representative ni Jejomar Binay, dating mayor po, si Vice President, na ang plano ay magiging socialized housing resettlement ng taga Makati. May pinresenta ho sa amin, development plan, at saka kung anong action plan ang gagawin nila. Sa pangako naman ho, ang amin pong narinig ay matataas na ang value ng lupa pag naging private na or
from agricultural to residential. Wala na pong iba. No? Tutulong sa ibang pangangailangan pag naandyan na relocatees. At gusto ko po rin kung itama ang sinabi po ni Vice Mayor Mercado noong nakaraang hearing. Kami po ay hindi sister city ng Makati. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po kami sister city ng Makati. Ito pong usapan ng Makati LGU and Calauan as an LGU, ito po ba ay pinormalize ninyo into one memorandum of agreement? Wala po. Ang in-apply po sa amin is una ay ang reclassification ng lupa para madala sa agrarian for conversion from agricultural to residential. Nag-submit po ng kanilang development plan for development ng lupa. Noong 2008 ho, na-approve yun with conditions base po sa resolution na ilabas ng Sangguniang Bayan na kailangan may ayos na isala doon sa pagkakita ng engineer na may kakulangan ang development plan. 8, 9, nagagawa. 10, nagagawa. Bumalik po uli ang City of Makati 2012 para ho doon sa alteration ng development permit. Nabigyan ho nitong 2013 ng mga permiso para makapagsabi na sa Meralco na sila'y maglalagay ng kuryente base ho sa development plan. Ang Calauan po kasi ay sakop ng franchise ng Meralco, hindi po cooperative. So, yung 2013 lang ho, nabigay ng municipal government ang permit para sa mga electrical installation ng Meralco. Yun hong iba pang nakalagay doon, kagaya po ng patubig, ay nagkaroon ho ng alteration doon sa flow of water doon sa natural drain na inaayos po ngayon. So, pati ho yung patubig, alam ko ay nag-uusap na sa local water utility. So, ongoing po yun, ang pag-aayos nila. Hindi pa namin masasabi na may completion na ng development plan nila. At ang tubig po sa Calauan, we're proud to say, we have 36 natural springs. At ang tubig ko po sa bahay ko, hindi pa rin po galing sa luwa, kundi galing pa rin ho sa ilalim lamang ng lupa, isang shallow well, sa sarili kong bahay. Ang development ho sa Makati Bill is ongoing up to now. Wala pang completion ng development nila. May nagawa na raw, sabi sa akin na report ng engineer, may nagawa ng ilang row houses. At mga 300 daw po mahigit ang nagawa na. So ito ho ang sitwasyon ngayon doon sa Makati Bill. Nagagawa pa ho sila. Nagawa na po yung school, nagagamit na ho nga pala ng elementary. And nag-coordinate ang DepEd na kung pwede magamit sa K-12 program yung ibang school building o ibang classroom doon sa loob ng Makati Bill. Mayor, kalaruhin ko lang. 2009-2010 ang nag-start ng relocation doon sa Makati Home Bill. Tama? Opo. At ngayon, sinasabi mo, yung access sa water, hindi pa, ongoing pa. I mean, ongoing pa. Hindi mo categorically masabing may tubig na yung mga nandun. Wala. Hindi ko po masabing may tubig na nasa Giripo, pero tubig po nakukuha sa tabi ho ng kanilang tinayong school ay meron ho tumutulong tubig mag-isa. Okay. So may access ho sa potable water, though it's not on level 2 or level 3. Kailangan hong puntahan. Source. May source. Okay. So kaya nga, isang source lang halos pupuntahan nila. And then sa kuryente, sabi mo, 2013. Ito na lang pong 2013. Pero actually, sa pagkakala mo, actually may access na sila sa kuryente? Meron na po. O pinaprocess pa rin ang mga permit ang dyan? Permit ng kuryente, nakapaglagay na ng mainline ang developer, ang susunod ho yung may bahay na mag-a-apply sa Meralco. Andyan na ba tayo sa stage na yan? Wala pa? Nandun na po. So, nag-aantay lang ho ang Meralco kung sino mag-a-apply. Meron na ho mga nakabitan ng kuryente, yung iba nakapag-apply na po sa Meralco.
Okay, ang contractor na nag-develop dyan sa Makati Home Bill, ang nag-award City of Makati, tama po ba? Opo. Pero hingi pa rin siya ng permit sa inyo? Opo. Anong permit ba hinihingi ng contractor sa inyo? Kumuha ho ang nagbayad ng development, contractor's tax. Sa inyo na yon? Sa amin na po, okay. Nagbayad. So, kung i-check natin ang records ninyo, malalaman natin kung sino yung contractor dyan. Opo. Opo. Twin Leaf, no? Mayor, maalala nyo ba sino? Malungkot mo sabihin, at nung makita ko dito sa Senado, na 900 million yung contract ng development, iisa po ang nagbayad, yung AKH. Yung Twin Leaf po, wala hong minabayad sa amin as contractor's tax. So maganda siguro yan. Bigay nyo po sa amin siguro yung report ninyo kung sino po nagbayad sa inyo officially para makita po natin. So kung check natin ang records ng Calauan, kung tatanungin natin per your record, sino ang contractor na nagtrabaho dyan sa Makati Homeville, hindi mo masasabing Twin Leaf. Wala sa record nyo. Wala pong record ang Twin Leaf. Ang nandun is yung... AKH po. Ang AKH, in-invite din po natin, but they sent a letter that the president, ba? The president is also indisposed, no? And sick. But Attorney Ponce here is the representative of Twin Leaf. Narinig nyo, Attorney? Meron pa daw kayong pagkakautang sa LGU ng Calauan? Yes, Your Honor. If I may be allowed to speak. The contract on the phase 1 for this site development was really awarded to Twin Leaf, Your Honor. Now, as far as I know, all the works that are coming within the contract were accomplished. Now, it was the contract in phase 2 that was also awarded through bidding, but which was subsequently cancelled by the city government, Your Honor. Actually, the cancellation here, the letter to cancel was brought to our office only on December of 2011, but it was antedated March of 2010. Twin Leaf was not even informed. Almost 2 years antedated, Your Honor. Yes. Did you contest it, Dina? Actually, did I believe... Did you contest the cancellation? We were actually contesting it. As a matter of fact, all the advances that we have made, because we were able to accomplish on the phase 2 about 38% of the works, but Makati did not pay Twin Leaf on this work anymore, Your Honor. Is there an ongoing case? Right now there is none yet, but we are contemplating. Okay, but the mayor wants to know what was the value of the phase 1? Based on the contract, Your Honor. The contract is was awarded to Twin Leaf for 299 million. Is one? Yes, which you completed. Okay. We were able to complete this. As a matter of fact, the phase 2 was awarded to us. Yes. Phase 2, yes. How much is phase 2? The mayor phase wants, two the mayor is, wants to know. Only 124 million, Your Honor. 24, which yes, you 30% completed, sabi mo? About 38%, but we were never paid any amount on this, Your Honor. So it's not 900 million. It's not 900 million. Maybe the budget, Your Honor, is 900 million. Totality, but the contract itself is not. I don't know with the AKH, Your Honor. So do you know who took over the phase 2 work? We heard that it's AKH. Yun but yun, we do not have any personal knowledge as to when the contract was awarded to them, Your Honor. Siguro we have to, we really have to have AKH here, no, in the next hearing. Senator Trillanes. So, okay, my question is the NHA, dito si Mr. Cruz, no. Because in the last hearing, there was some confusion that there is an NHA component within the Makati Home Bill. Can you clarify? Sir, katulad ng nasabi ni Mayor, ang NHA po may tatlong site, no. This is all in Southville 7, Site 1, Site 2, Site 3. Yung pong Makati Homeville, wala ho kaming kinalaman doon at all sa development at the location po doon sa Makati Homeville. That's outside po of our... By the confusion, magkalapit. Across the road po. Across the road. Baka that was the source of Barangay the confusion. Barangay Dayap. Opo. In one barangay. So.
we invited also the HLURB here, Attorney Bernardo. Can you tell us, sir, if you had any role in the development of Makati Homeville or in processing permits? Mr. Chairman, wala po, because yun pong development permit has been devolved from the national government agency to the local government unit under EO 71 pursuant to the local government code. So hindi po kami nagbibigay ng development permit. In all of these relocation sites, wala na po kayo? Pag po yung, opo, yung lalo na yung Makati Homeville, wala po kaming kinalaman doon. How about pasukin ko na rin yung tatlong NHA relocation sites? Wala rin po kasi meron pong regulation sa HLRB na exempted po sila sa license to sell and registration. So paano ito, sir, for example, itong 2009 na sila na-relocate doon and then let's say ngayon wala pa silang access to water, secondary or level 2, level 3 access, where should they complain? Actually, under EO 71 po, yung pong monitoring ng development and progress of the construction in accordance with the plan submitted to the LGU. Ang LGU po ang nagmo-monitor po nun. Is this system working? Do you advise a change in the current system? Well, yun po din evolve kasi po ng local government code yung function na yun ng under EO 71 HLURB to the local government unit, no? Pero yung license to sell sa amin pa rin po. So, nagkakaroon po ng mga ganitong problema. Maybe it's something that the legislators can take a look at also. Maybe ask the stakeholders, even the developers, the LGUs, kung how this has worked as far as they are concerned. Maybe we can ask the mayor. Mayor, the LGUs, you want this authority to go over all of these development plans and approve them? And then kung may reklamo sa inyo, sa sanggunian tatakbo or sa mayor's office tatakbo for compliance with the development plans? Compliance po na development plan ay na-devolve nga po sa local government. Sa totoo po, yung noong 2011, naglabas po ang sanggunian bayan ng Calauan ng moratorium sa relocation sa mga sites ng socialized housing. Hindi lamang po para sa Southville 7, kundi lahat po ng relocation sites sa Calauan. Sa kadahilanan po na talagang hindi po nako-comply ang development plan. So, ni-request po at nagkaroon ng resolusyon na sa mga developer na kung pwede itigil muna ang relocation pati na ho ABCBN ay sinabihan po namin, pinadalhan po ng isang resolusyon kahilingang hanggang hindi pa natatapos ang kailangan sa development kagaya po ng kuryente, tubig na basic, ay huwag muna na magdala sa relocation. So nakamoratorium po, natigil muna ang pagdadala since 2011. Po, lahat po nag-observe noon. Ito Makati Homeville, 2011, tigil lang ang paglipat? Hindi po. And I say, hindi rin po. Hindi rin po. So hanggang saan yung police power ng LGU, that's the point. Hindi po namin maanot kasi isang LGU din ho ang involved. Hindi lang LGU, but sabi mo NHA mismo. Pati National Housing Government. Yeah, Mr. Cruz, ano po bang policy natin dyan? An LGU, nananawagan ng LGU to stop bringing relocatees daw because you're not really complaining that parang overburdened na kayo. Ang sinasabi nyo is non-compliance with the promises and the development plans. Tama? Opo.